Welcome back mga kaibigan, ito pag-uusapan po natin. Nadali si Kai Soto sa award na Rookie of the Year sa Japan. Ultimo mga hapon, hindi po makapaniwala na hindi si Kai ang nanalo. Kahapon lang po, May 31 ang awarding ng Japan B-League. Nanalo po ang isang kababayan natin, si Thirdy Ravenna. Congratulations kapatid, bilang Asian Player of the Year. Ang award na ito po mga kaibigan ay pinili mismo ng chairman ng Japan B-League. Solid din po talaga ang laruan ni Thirdy ngayon at malaking tulong siya sa kanilang madaming panalo. Predictions ko talaga, Ravenna ang mananalo sa Asian Player Award at Rookie of the Year naman si Kai. Pero nagkamali ako, hindi si Kai ang nanalo sa Roy. Ang akala ko nga mga kaibigan, hindi qualified si Kai sa award na ito kaya hindi po siyang nanalo. Pero hindi eh, qualified si Kai mga kaibigan sa award na ito. Ito yung votes, pangatlo po si Kai at yung nanalo at pangalawang tumalo kay Kai, napakalayo ng laro at stats kay Kai. At ang criteria, tignan po nating mabuti, the most outstanding rookie in the regular season. So paano naging outstanding yung tumalo kay Kai, yung nanalo? 6 points per game, 30% lang sa field mga kaibigan. At palagi pang 0 points, so mga kaibigan, kahit basahin nyo pa po ang criteria dito sa Roy Award, panalo dapat talaga si Kai dito. Kasama pa dito ang national team activities factor din talaga. At yan ang nanalo, hindi po yung kasali sa national team ng Japan. Eh si Kai naglaro pa nito lang February window sa national team natin. Outstanding pa, 2-0 pa. Sa number 5 criteria lang po, lumamang kay Kai yung nanalo sa usapang panalo ng team. Doon sa hindi naniniwala sa akin na dapat si Kai talaga nanalo dito, eto po mismo ang ilang feedback sa Japanese fans. Sa hapon na ito mismo nagmula mga kaibigan na hindi sa akin. Mga kaibigan, hindi po sila makapaniwala na hindi si Kai ang nanalo ng Rookie of the Year. I thought Kai Soto was definitely going to be the Rookie of the Year. Etong isa, is Kanechika the Rookie of the Year? I thought it would be Kai Soto or Ogawa. Ito yung pangatlo, basahin nyo pong mabuti. Pinost pati yung criteria sa Roy. So, eto mga kaibigan, tagalugin ko na lang mga kaibigan ha. Kung Japanese players lang at criteria lang ang pagbabasehan kasamang stats at national team activities, wala daw siyang reklamo sa nanalo. But, if Kai Soto is included, then it's Kai Soto no matter how you look at. Kung si Kai Soto daw ay kasama dito sa award, ay si Kai Soto daw talaga ang panalo kahit saan mo pa tignan. Yan din po ang punto ko mga kaibigan. Mas okay pa sa akin na hindi sinama ang pangalan ni Kai sa qualified kung ganito lang din naman ang kakalabasan. Mga hapon na yan mga kaibigan na hindi na sa akin nagmula yan. Kahit saan mo patignan, talagang panalo si Kai. Ang layo ng laro at stats nung nanalo dito kay Kai Soto. Naglaro pa si Kai dito sa national team, yung mga kalaban niya, hindi. At eto po yung gusto ko malaman nyo, yung mga bumoto sa award na ito na natalo si Kai ay mga player, 1 point per player, head coaches, 3 points per vote, at media votes, mga Japanese media votes yan, 3 points each. So lugi sa botante si Kai, karamihan hapon, lalo na sa media, lahat hapon yan. At mga players, halos less than 70% mga kaibigan. So yan mga kaibigan ang video natin. Kung kayo po ay may opinion, mag-comment na po kayo dyan sa baba. Basta ako mga kaibigan, ang hihinayang po talaga ako kasi deserve na deserve po talaga ni Kai na makuha ang award na ito. Pero wala tayong magagawa, paliga po nila yan.